Good morning, class. Good morning, sir. Ayon kay Figabeta, konting halukay mo lang daw sa lupa ay makakahukay ka na ng ginto na singlaki ng isang itlog. Napakataliwa sa mga imahe ng mga... Ano yan? Akin na. Virgin pa ba si Sir Hernandez? Sinampas si Bono nito? Hindi kita papagalitan. Mag-usap lang tayo. Kapag walang umamin sa inyo, mag-quiz tayo. Sabi ko na nga ba, sulat kamay pa lang, si Kizon na. Kizon, anong problema mo sa pagiging birhen? Wala naman po, sir. Ano, curious lang. Sige, discuss natin. Wala man akong pakialam sa pa-survey mo. Gusto ko malaman kung ano tinatakbo ng utak mo. Eh, sir, kasi diba, pag di ka na virgin, ibig sabihin mayroon may gusto sa'yo. Pero pag may edad ka na, wala na may gusto sa'yo eh. Okay, let's go back to the topic. Pero sir, virgin ka pa. Get one fortune of paper. Sir, pwede ba yan? Number two. Ilang taon na nga ba ako? 31 na tapos birhen pa rin. May nakakahiya ba doon? Ang gastos naman kasi makipag-date. Ang mamahal pa ng mga bilihin. Tapos bill pa sa bahay. Nay, mano po. Ito nga po pala yung sahod ko. Oh, nagtira ka ba nang sayo dito? Oh, eto. Mag-aya ka nang maide-date mo para naman magka-developan kayo. Sir, ano? Isang room? Mura lang dito pang masa. Ha? Hindi. Malitong ginagawa ko. Uwi na lang ako. Hindi, sir. 250 nga lang eh. Ang ganda na nga ng offer. Masasolve ka pa. Hindi ka na. Hindi. Matino akong lalaki. Oh, ba't ka mo tumuloy? Na-curious lang. Hindi. Try mo lang. Isa lang. Pag ayaw mo, edi lumabas ka na lang. Pwede kitang kwentahan tungkol sa lugar na to. Homeless ka mo. Ayan, sir, si Candy, 700 lang yan. Sabi mo, 250. Si Candy po kasi, iba. Special yan eh. Wag na kaya. 500 lang yung pera ko eh. Hindi, pwede na yan. Matumal naman ngayon. Sana gusto kong gawin natin? Ha? Sabi mo, kukwentuhan mo ako. Ha? Sineryoso mo yun? Hindi. Teacher kasi ako. History teacher. So, anong kwento ng lugar na to? May kalito. Wala man akong idea kung bakit gano'n ang trabaho niya. Subalit, walang nangyayari sa amin. Ayaw niyo bang ipagkatiwala ang katawan niya sa akin? O dahil ba boring ako? Pero bahala na. Ang importante ay nakakasama ko siya. Oras na lang naman, buo na ako. Siya pa lang yung lalaking hindi lang bayaran yung trato at tingin sa akin. Hindi katawan ang habol sa akin. Biruin mo yun. May mga lalaki pa palang ganito. Oh, sir, eri ulit? Oo, oh, kay Candy ulit ito. Magandang gabi. Alam mo, ikaw lang bumati sa akin ng ganyan. Kadalasan kasi, diretso na sa kangkangan. Alam mo, gusto kita makasama kumain sa labat. Oh, saan ka pumunta? Akala mo gusto mo kumain sa labas. Ano ba talaga? Ganto na lang. Sabihin mo, tapos na tayo, no? Tapos, alam mo yung tapos mo ganda sa kanto? Magkita tayo doon. No? Ate, dalawang tapsilog. So, anong paborito mong kinakain sa tapsilogan? Ha? Ang sabi ko, anong paborito mong kinakain dito? Ako kasi, favorite ko yung tapsilog. Pero pwede din namang bangsilog. O kaya, yung sisigsilog. Ah, ako kasi yung corn silog at saka hot silog. Pepe silog, ayaw mo? Ha? Ano yun? Pepe sinangag itlog. Ah. Teka, saan ka nga pala? Wala. Diyan-diyan lang sa may area. Alam mo, may gusto kong pasukan na bar. Aalis na ako dyan.
Kasi doon, mas mahal. Feeling ko mas ma-appreciate nila yung halaga ko. Pag-takeout na lang kaya natin yung order. Parang nawala lang ako ng gana. Ba't parang tumamlay ka? Medyo mainit ka rin. Hindi, dala lang siguro ng hangin to. Kikendi ako ulit. Hello, sir. Wala na si Candy dyan eh. Dumi pa na siya dun sa pangarap niyang bar. Wala, mas mahal na siya dun. Double, triple nga ata bayad sa kanya eh. Hindi mo na siya afford niyan. Sige, salamat na lang. Nasa fields na si Candy. Kailangan ko na magdoble kayod. Nang sa ganun, mabili ko ang oras niya. Okay, class dismissed. Miss Galang and Miss Sikat. Mag-stay kayo dito ah. Sir, bakit po? Miss Sikat, takita kita kanina habang nag-e-exam tayo. Namumodi ko ka. At ikaw naman, Miss Galang. Nasa paaralan tayo, ba't nagdadala ka ng baraha? Sorry, sir. Madali lang naman ako kausap. At madali lang din naman itikom ang bibig ko. Sir, parang alam ko na yan ah. Madali din kami kausap, sir. 12,000. Deal? Ayun ang gusto ko sa inyo. Madali kayong kausap. Sir, send number ah. Digicash na. Kain, tulog, trabaho. Kadalasan trabaho. Pero nung nakilala ko si Candy, parang gusto kong umalas sa nakasanayan. May bahagi ng sarili ko na nagsasabing mali ang ginagawa ko. Kaso ang sarap eh. Pwede bang pagbigyan ko muna ang sarili ko? Minsan lang naman. Nakapag-book ka ba? Kasan po si Candy? Wala ko sana siyang i-take out until 8 a.m. Si Candy? Nakabukas kasi siya sa hospital kanina eh. Nakaramdam lang ano, pananakit ng tiyan, tapos nagsusuka siya, tsaka fatigue. Hospital? Saan hospital, miss? Saan kasi? Sa ano? OLMC NC? Nurse? Ay, ano po yun? Nurse, minifabrik po ba itong candy can last? Patangkad po siya, maputi, maganda, singkit. Ano ang iyong pangalan? Candy can last. Ah, oo, ina-assess siya ni Doc ngayon. Ano po ba mga nararamdaman niyo? Maliban po sa fatigue, panlakit ng tiyan, lagnat, pagsusuka, parang napapansin ko po na naninilaw yung balat ko, tapos lumalaki din po yung tiyan ko. Okay, so dito sa mga test results sa'yo, lumilitaw na mataas yung AST tsaka yung ALT mo. Lumilitaw rin na meron kang hepatitis B. Paano po nangyari yun? Karamihan nangyayari ito sa mga nagpapa-blood transfusion o kaya yung mga mother-to-baby transmission. Maaari ka rin mahawa nito through sexual contact o kaya yung IV drug use. Maaari ko po bang malaman kung sexually active po kayo? Doc, nakakayangan pong sabihin, pero pokpok po kasi ako. Maaari po na nahawag po kayo ng HEPA-B dahil po sa sexual contact po. So ano pong kailangan pong gawin, Doc? Kailangan niyo po muna na mag-iwas sa pakikipagtali. Alcohol, mga gamot na na-metabolize sa liver. At ini-encourage ko rin po kayo na mag-high-calorie diet. And maaari din po kayo na mag-gamot na interferon or lamivudin para gamutin yung HEPA-B infection. Kailangan niyo po muna mag-iwas sa pakikipagtali. Alcohol, mga gamot na na-metabolize sa liver. At ini-encourage ko rin po kayo ng mga high-calorie diet. Maaari din po na mag-gamot po kayo ng interferon or lamivudin para po gamutin yung hepatitis B infection. Miss Candy po, assess ko lang po yung vital signs niyo. Check ko lang din po yung abdomen niyo. So ma'am, kailangan niyo po muna magpahinga and meron din po kayong mga naka-plan na meals na kakain. Mahal? Paano kung hindi talaga ikaw yung nakasadhana para sa akin? Paano hindi talaga tayo para sa isa't isa? Paano katulad ng iba na dumaan ka lang din sa akin? Sana hindi na lang kita nakilala, Toto. Baba, mahal.
Ano pinagsasabi mo? Akala ko ba sa hirap at hinhawa, ipiliin natin ang isa't isa? Huwag mo nang maalim, Toto. Hindi ako yung bata sa'yo. Marami pang iba dyan na mas special para sa akin. Mas deserve din na kung ano yung kaya mong ibigay, kung gaano yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa akin. Ano kung hindi? Hindi, Toto. Umalis ka na. Hindi kita kayang mahalin. Hindi. Hindi kita kayang mahalin. Umalis ka na. Ang mahal at hirap mong mahalin, Candy. Pero dapat kong tanggalin ang pagkahumaling ko sa'yo. Oo, kailangan kita kalimutan. Kahit gaano kasakit. Kahit gaano kita kamahal. Kahit gaano nating kamahal ang isa't isa. Sa ilang taon kong pagtatrabaho sa ganoong pamumuhay, akala ko sa kama lang ako special. Di hindi ko naisip na may magmamahal sa akin ng tulad na pinaramdam ni Toto. Kaso, alam kong may taong mas special pa sa akin na nararapat sa pagmamahal na kayang ibigay ni Toto. Nagpapasalamat ako dahil kahit saglit lang ay naranasan kong magmahal at mahalin ng tama. Ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin ng ganito. Sa pagmamahal mo, naramdaman kong special ako. Pero nagpapasalamat ako at nakilala kita, Candy. Tunay mo akong napasaya kahit sa sandaling panahon lamang. Maaring hindi ako ang pinaka-the best na lalaki sa buhay mo. Pero sinubukan ko naman, di ba? Pagbubutihan ko palalo. Pero hindi na para maging nararapat para sa'yo. Para sa sarili ko. Para tumaas ang halaga ko.